Yan. So, isang magandang gabi po sa ating lahat and welcome po sa Usapang Hobby. Ako nga po pala ang inyong lingkod na si Silverge. So, ang ating magiging special guest for tonight ay wala nang iba kung hindi si Locust, Mr. Ram Morales. So, we'll find out kung ano ang storya behind the hobby or kung paano nagsimula sa hobby si Mr. Ram Morales na talagang magagamit din natin sa loob man o sa labas ng hobby. Kaya for those na mahilig magkolekta ng tokusatsu or fans ng tokusatsu, I hope that this video will help, especially in your hobby needs. So before we start, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Verge Kevin Umali, and also you can follow my Facebook page, Silverge Toys and Gunpla Family, para maging updated kayo sa mga upcoming kong toys or Gunpla reviews. So huwag na natin patagalin, guys. So tawagin na natin si Locust, Mr. Ram Morales. So you can share this one po sa mga tokusatsu group, tokusatsu groups if you want. Hey, hello po, sir. Hello, sir. Good evening po, sir. Kamusta po? Kamusta? salamat. Salamat sa pag-imbita. Opo. So, ako'y nagagalak, no? Sa pag-anyaya. Matagal na din kasi ako nag-stop. Pero natuwa naman ako at na may mga tao pa palang nakakakilala. So, maraming salamat. Yes, sir. It's an honor na naging part ka ng aking podcast. And I hope na sa ating pag-uusapan ay marami tayong maibigay na a piece of advice sa ating mga fellow collectors, especially sa mga makabagong henerasyon na magsisimula sa hobby. Ayos, sige. Yeah, oo. Nakakatuwa nga ngayon eh, kasi parang mas marami na ata ang mas naengganyo eh. Siguro given with the pandemic na rin and all, pero nakakatuwa lang din na despite with the pandemic, buhay pa rin yung community natin kahit paano. Mm-hmm. Tsaka isa pa rin kasi, ito kasi yung naging bridge kasi natin eh, for us, para despite all the happenings in our lives, kahit paano is nalalagpasan din natin. So sir, to start, before I ask questions for Locust, pwede mo po ba maipakita yung mga collections? Yung iba naka-box na eh. Pero yung mga natira, gala nga, bukso ko ng ilaw, ano kapatay. It's okay. And so ipapakita ni Sir Ram yung ibang collections. So start muna tayo, no? Kasi hiniwalay ko to nung medyo hype na hype pa talaga ako. So nung hiniwalay ko siya, so yung rightmost portion ng kwarto ko, more on the western side ng mga characters. You can see may Dr. Doom collection ako. Then ito yung mga Boba Fett ko. And then ito yung mga Sand Troopers, tapos yung mga excess sa Boba Fett, no? And then ito mga Bounty Hunters, yung mga ibang comic books ko, as you can see here. Tapos nandito yung mga ibang excess ng SIC ko, na nakita mo yung dito yung bite ng dalawang Kikider. Yan, may mga toothbrush pa ako na Star Wars. Yan. Chapstick bigay ng girlfriend ko. And then, ito yung mga favorite ko na character sa SIC. Yung alternate na Black. Pwede ba kita, sir? Medyo customize ko lang na konti ito eh. As you can see here, ay di pa nakikita, sorry yan, no? So ito yung mga isa sa mga favorite design ko kasi by Takay Yukita kaya. Tapos kinabitan ko na lang ng ano na ng pakpak. Sir, pakpak ng kamukha niya sa Bug's Life. Ha? Yung kalaban sa Bug's Life. Oo, oh, si Hopper. Si Hopper ata pangalan nun, oo. Oh. Nalagyan ko ng pakpak eh, galing natin sa Marvel Legends yan. Tapos ito yung isa sa mga paborito kong design din. This is the, what do you call this? The, isa, Kamen Rider Blade. No, si Joker. Joker form. Undead. And then, yung Volume 7 na equipment prop na Garo. No, ito yung isa sa mga pinakagusto kong labas nila dahil sa design, no?
Ang dami nila nilabas, pero ito yung pinakagusto kong design sa lahat, yung Volume 7 ng Equipment Prop. Tapos ito yung self-made figure ko, yung representation ng sarili ko, si Batram. Yung sapatos, customized ni Phoenix Creations. And then pati yung damit, siya rin ang gumawa. Ako lang nagsabi kung anong trip ko, tapos siya natumira lahat. Tapos yan. And then, yung mga natitira na lang din na action figures ko sa DC and Marvel, iba kasi nabenta ko na talaga eh. Ito yung mga yan. Yan. And then sa kabila naman, tanggalin ko ng charger. Ayaw na to. Tapit tayo konti. So ito yung mga boxes na mga natira. Kasi yung iba nilagay ko na sa boxes eh. As you can see here, andyan pa yung mga boxes ng mga lumang SIC ko. Yung iba nabenta na. Almost 50% ata ng mga collection ko na SIC. Yan na, nabitawa ko na. Kinala yung mga natira. Ito, mga natira ko dito na Wolf of Orphanok. No, nilagay ko na lang din dito just in case na magkaroon na may magka-interest. Tapos yung ibang scrap ko na no na Garo from the Equipment Prop line. And then, as you can see here, ito yung mga diorama na pinagawa ko naman din kay Sir Ryan Gomez, kasama natin sa community, one of the best when it comes to the diorama creation. I think his name is Prince Draco ata sa Instagram. Yeah. He's one of the best pagdating sa toy photography tsaka paggawa ng diorama. Tapos dito naman yung shelf ko, ito yung mga medyo villainy character. Actually, si Devilman, di naman villainy yan, pero nilagay ko dahil siguro sa design, mag nagandahan na lang din ako. Si Hyder, then we have, of course, the Shadow Moon. Tapos ito rin, sa Ninja Arashi, maganda rin to. And then, ito yung mga boxes ng mga equipment prop and mahikado ko. Nilagay ko na lahat sa box eh. Tapos yung mga kabayo ko, nabenta ko na. And then, ito na yung mga natira sa boxes. Tapos yung mga Star Wars pa rin. Ayun lang. And, ayun na. Tapos, lastly ito si Kikider. Yan. Tapos may mga Takumi Damashii din ako. Ayun. Meron din ako Kiwami Tamashii ito. Yung Garo. Na Wing Garo. Tapos ito yung mga motor. Ayan. Actually, actually nakita ko sa market yan, sir. Ang mahal na. Yung Kiwami Tamashii na Garo. Oo. Yun niya eh. Alam mo, even now, kahit medyo nag-quit na ako from time to time, nagtitingin pa rin ako sa mga Amazon, sa mga eBay. Titingnan yung add to cart ko, marami pa rin eh. Pero wala lang. Yung add to cart ko lang, tapos hindi ko naman binibili. Tingin ko lahat naman tayo makaka-relate doon eh. Pero at least sir, di ba kahit na wala na siya sa possession mo, nandun yung experience that you handled those sa collections eh, di ba? You know the experience eh. Oo, oh, yun nga. Yun nga yung maganda sa experience nila sa pangungulik eh. Yung pag-hunt, yun yung isa doon. Napaka-overwhelming ng pakiramdam kapag nabili mo siya, pag nakarating na siya sa'yo, pag na-ship na siya. Pagbukas mo nung, ano, nung box, yung amoy, mabango. Masarap ang amoy. Naka-addict. Kaya yun, iba yung feeling eh. Kaya minsan, pag kuyari, may mga tinago na ako sa box ng mga ano, figurine. Minsan, pag wala mo gawa, bubuksan ko lang. Sa amoy, maamoy mo lang siya. Tapos, ibabalik mo lang agad. Yan sir, to start with my question to. So shoutouts kay Mr. Vergel Senyo, kay Sir Mark Evan Lumbang, yan kay Sir Sam Patrick Fontanilla aka Firestarter na nanonood siya ngayon. Firestarter po yes. Yan. And also kay Sir Robbie Marsan and also sa mga iba nating viewers, isang magandang gabi. I hope na nag-enjoy kayo sa panood ng Usapang Hobby. So to start with my question. So Sir Ram Morales, kailan po kayo nag-start mag-collecta ng toys? Ito na po ba yung pinaka naging toy line nyo talaga? Or meron pa po kayong nag-ibang collection na toy line? Siguro yung pagiging mahilig sa toys, matagal na eh. Bata pa, mahilig na ako sa toys. Pero kasi siguro medyo tight ng budget yung parents. So
Mahirap. I think I was in first year high school. Noon talagang medyo nag-attempt lang ako mag-ipon. Tapos bumili ako ng mga model kits na 144 na Gundam. Yung Endless Waltz. Kasi dati sikat na yung The Gundam Wing. I think that was the first Gundam franchise that was introduced sa atin, sa generation natin. And pero nag-stop din ako kasi syempre hindi rin nakaya ng budget eh. I was still in high school that time. I think the most expensive one that I got is yung 1x60 na God Gundam. Which I asked yung Hajime Studios to restore kasi naninilaw lang talaga siya. That was the first, and then I stopped. And then I got my first job 2007 sa call center. And then pero di nawala din yung hilig ko eh. Parang tuwing may petex na yung mga sa work, nagugugol ako ng mga toys, yung mga tokusatsu, ganyan. So parang it came to a point around 2009, 2010, halfway through there, na parang na-discover ko na yung Kamen Rider franchise is still ongoing. Tapos parang ang naalala ko lang si Black. Tapos nakita ko, putya, dami. So from 1989 onwards, parang tuloy-tuloy pa rin. So parang na-miss talaga eh. Sabi ko, ang dami nila. Sabi ko, tapos doon na. Tapos naligaw na ako sa mga action figures, ganyan-ganyan. Tapos one time, tumingin ako sa Toy Kingdom. I think the first figure that I got under the Tokusatsu line was an HDMI Kamen Rider Zo at saka Ichigo. Random yun eh, kasi yung box bibilin mo for 500 na mahal din. Tapos magbukas mo, random. So yun yung first two Tokusatsu figure na meron ako. Tapos tinatry ko lang unti-unti lang din kasi medyo namamahalan ako sa 500 yun. And then I got in again. Siguro during that time na nag-search lang ako sa Google, naligaw ako, tapos napunta ako sa isang group called Great Toys Online Forum. Kay Sir, Sir Malvin Lim, tama. Oo. So ngayon, dito ngayon ako na medyo nagagahan lalo kasi dito pala, ang dami mga Pinoy. Even yung mga Pinoy working overseas, they are just logging in, share lang. Ganun lang kasi dati, Facebook isn't that really a huge deal that time. So, pagka nila siguro, after work, pag may nabili silang haul, pupost lang nila sa forum, oh, ito yung ba akong nabili? Tapos, wow, saan mo nabili yan? Anong toilet niya? Blah, blah, blah. Very masaya. Tapos, ayun, doon ako na-introduce SH Figure Arts. So tumalong din ako sa bandwagon ng HS Video Arts until, you know, still doing the usual Google hunting. I came by to this kind of good storyline about this awesome sculpture figures called the SIC. So parang sabi ko, bakit parang iba itsura nila dito? Parang napaka monstrous, napaka detail, ang ganda ng, parang, hindi ko naiintindihan yung story, siyempre, hindi ko naiintindihan Japanese, pero parang, naiintindihan ko sa inyo, while navigating the pages, sabi ko, wow, ang ganda na pa ng story nito, ganyan-ganyan. Tapos nakita ko, tapos pinigyan nila, pinakita si Kamen Rider Black, sabi ko, wow, ibang klase ni Churo ni Kamen Rider Black, ganyan. Tapos hanggang sa yun, nag-hack na ako ng SIC, tapos dun na. So ngayon, meron na akong HDMI, SH Figure Arts, tapos parang medyo na-introduce na ako sa SIC. So medyo nabibigatan na ako sa budget. Sabi ko, I have to let go one, pero sabi ko, matimbang talaga sa SIC. So yun, nag-drop ako ng SH Figure Arts after quite some time. And then, nag-focus ako sa SIC, and during those transition as well, gusto ko rin mag-share ng mga pictures ko. Ngayon, that time, pag nagpipicture ako, naka-on lang yung flash. So, parang pag pinicturean ko, tapos sobrang lakas ng flash, gandang-ganda na ako. Wow, ganda ng shot ko. Napakaganda nito. Di-display ko. Tapos, pag ipapost ko na, nakikita yung mga post nila, yung mga picture na, putya, pangit pala ng litrato ko. Sabi ko, nahiya ako mag-post. Sabi ko, putya.
Sabi ko ganyan, sabi ko So lahat, parang medyo ano, parang comfortable kumbaga naman sir, ako. parang nakita mo na yung comparison ng generation mo saka sa bagong generation, iba na talaga doon. Oo, iba, iba ngayon. Oo, ngayon, they are, ang dami na eh. When I left, medyo konti-konti pa lang yung mga pangalan na nakikita ko eh, na kilala mo eh. So, Bernard Vergara, hanggang pa rin si typical na Rafi Panganiban. No, but that time, sila Sheng, o sila Sheng Sir, tanong ko lang. Gonzalez, pero tanong ko lang, sir, Padilla. at your generation, di ba, at that was forums, eh. Siyempre, yun yung panahon yun, lalo na kila Sir Sam, eh. So, if we're going to educate our new generation sa mga viewers natin, how was the communication of forums compared sa social media ngayon na nai-encounter natin ngayon sa ating generation? Well, una, matagal, siyempre, kasi hindi lahat wala at the same time. So, kunyari, may gusto ko nakita ang post ko, kunyari. Like, for example, si Jem Barodian, nakita, nakilala ko yan, sa Great Toys on Forum. So, pag nag-question ako, ako mabukas, refresh lang ako, tapos hanggang sa mag-reply ko yan. No, ngayon kasi, we are more, very, very interactive na tayo. Eh. Nag-mature talaga yung technology natin. Eh. So, mas mabilis yung information na nakukuha natin. mas real time na, no? So pag may gusto tayong tanong, nandiyan na sila. Or so sobrang dami na rin ng collectors, even if hindi ko yan, may tanong ako sa iyo, may sasagot na ng tanong ko, tapos parang gano'n na lang din, mabilis ang information na lang din ngayon. No, compared before, mag-aantay ka pa ng 24 pero, hours dati, bago mag-reply yung tao. Pero dati sir Ram, 'di ba? Syempre, ng time ng humble beginnings mo, eh, siyempre, pag tayo nagko-collecta, talagang we are at the learning process eh. Tumating na ba sa point at that time before mo nakilala si Great Toys and yung mga ibang kasama mo sa forum, tumating na ba sa point na parang feeling mo sa sarili mo na parang ikaw lang yung nasa mundo na yun? Na parang wala kang kasundo, wala kang mapag-usapan na tao about sa tokusatsu? Well, technically, hindi naman. Kasi, very welcoming yung mga tao eh. Especially pag new blood ka, no? Very welcoming. Tapos, minsan, ang ginagawa pa namin dati, yung style namin dati, magpipicture kami kuyari ni Kamen Rider, isang Kamen Rider. Tapos, pag nagpicture kami ng isang Kamen Rider, maglalagay kami ng description. Sino itong rider na to? Sino yung alter ego na to? How did he became a rider? Tapos andun yung medyo may konting spoil ng konti, no? Parang ganun, just to give an introduction to the character. I think it will really help us to catch up on kung sino yung character na yan. So nakatulong din, ano? And siguro medyo lucky lang din ako na very welcoming lang nga lang dito mga to. Especially nung medyo baguhan pa ako, kaya hindi ako nahihirapan. Then never ako nakaramdam ng hirap to struggle to get to know the characters and get to know the stuff that I needed to know dun sa collection na interesado ako. Yan. So, question ko lang, sir, di ba sabi mo nga, your first na Kamen Rider was HDMI. So, no time na nagpupunta ka sa SM and then you discovered Great Toys Online. So, nung nakita mo yung Great Toys Online at your first glance, how was the feeling compared sa Toy Kingdom? Parang feeling ko na daya ako all my life, na parang all my life kala ko Toy Toys R Us and Toy Kingdom is the heaven of all the collectors. Tapos before narinig ko naman na Green Hills, napaka maganda yan, ganyan, maraming kabili. But I never really expected that Green Hills is going to be really a collector's heaven. Na talagang parang naliit talaga yung wallet ko nung una kong punta ng Green Hills. Ang grabe. Nandiyan sa Great Toys Online. Ang dami. Pucha, I really spent a lot of hours talagang iniikot ko. Bawat store talaga. Tinitingnan ko. Sabi ko, shit, nasaan to all my life? Sabi ko, oh, buta. Ang hirap. Ang hirap mag-decide ko anong bibili ko. Yari, nung pumunta ako doon, ito na yung gusto kong bilhin na action figure. Nung pagpunta ko doon, shit, ang dami. Di kaya na pera ko, sabi ko gano'n. Tsaka diba, sir, yung meron tayong kasabihan na hindi pwedeng walang sasabit eh. Kailangan may sasabit talaga eh. Oo, dati hindi pa pwede pumunta ka doon na uuwi ka na walang dala. Hindi pwede, kailangan may meron kang mahahako talaga.
Pero siguro it somehow helped din naman, ano, it somehow helped na parang nagkaroon ka na naman ng panibagong objective na, oy, gusto ko to. So I'll work harder, and then kung may extra, takbo na agad sa Green Hills. Ganyan. Para nagkaroon ka ng something goal, no, para expand yung collection mo. So, again, I work harder. Tapos, nag-aspire ako mag-umakaangat na maganda posisyon. Siyempre, para konting pera. Ganyan. So, ayan. So, kung may tabi ka man na money, pambili mo na lang ng toys. So, yun. Yan. So, to proceed with my next question, shoutouts nga po pala kaya Sir John Michael Sekuya, kay Sir Jose Domelis Carrion, yung mga viewers natin. And marami salamat po sa pagpapanood ng ating podcast. And si Jose Domelis, yo. Yan. So, proceed with my next question. So, yun nga, moving forward, yun nga, nakita mo nga yung first glance ng Great Toys Online, and then hanggang sa tuloy-tuloy mo ng na-add yung collections mo, and then nagkakaroon din ng additional ang iyong kahalaman sa pagkukolekta. So, syempre, sa buhay ng pagiging isang collector, hindi lang yung tungkol sa collection yung nadadagdagan sa buhay natin, eh. Pati rin yung mga naging bahagi na tao sa buhay natin, eh. So, dito sa pagdalakbay mo bilang isang collector, sino yung mga taong una mong nakilala at naging parte ng buhay mo, not just on harnessing your knowledge regarding the hobby, but also yung camaraderie and yung brotherhood na nabuo nyo sa isa't isa. So, sino yung mga taong yan? Sa Tokusatsu, we have Gem Rodian, yung mga tito talaga. Yan, yung mga tito. Ay. si Sam, medyo later part ko na siya nakilala. Pero yeah, I could still consider Sam as one of my parang partner sa pang-elect noon. Nung medyo talaga hype pa kami. Then we have Mark Marshall then. He lives overseas, pero nagkakilala rin kami sa Great Toys Online Forum. And then sa Gundam, we have Moki Mats. I think kilala naman natin lahat si Moki Mats, kung gaano siya kagaling mag-create ng Gundam kits niya. One of the best para sa akin. Yun yung mga yun eh. Then we have the tito-tito, high-level tito-level na sila Rami Panganiba, yan sila Sam Chua, yan yung mga, yan sila Shen Gonzalez, yan sila Sher Padilla. Magpo-photography nun. Kasi doon yata ay nahinto yung sinabi ko na medyo na-realize ko, medyo gusto ko nang naisip ko kasi kung i-share ko tong photo ko, gusto ko, I want it to be more presentable, ano. Gusto mong pumasok yung toy photography na parang kailangan effortan din natin dahil syempre, parang pinaghirapan din natin yung pinambili. So, I want it pag pinakita ko sa mga tao, pag sinare ko to sa buong mundo na, oy, I'm a proud toy collector, ganyan-ganyan. Ako, back that time, yung ganun yung mindset ko, ah. Parang I wanted to be more presentable. Tapos talaga ako nag-asa na mag-toy photography. Tapos tinitingnan ko talaga yung mga gawa nila. Although, back then, there are already in guys in cameras, but I'm still using phone camera. So, maniniwala ka from 2010 hanggang 2015. Hindi talaga ako nagka-camera, hindi ako bumili ng camera, nag-focus na ako sa phone cam. No? Ayun, tapos doon na, unti-unti lang din, while watching their work, while doing research on my own, I started to create my own, parang na-establish ko na yung sarili ko sa ganun eh. Then, ayun, then while watching vlogs, minsan may mga tanong ako sa vlogs na hindi napapansin. Tapos doon na rin pumasok yung pagtotoy review ko. So parang nandun na yung collection. Parang hindi na naging kompleto yung pagkocollect ko kung hindi ko siya gagawa ng litrato. Tapos parang hindi na rin kompleto yung pagkukuha ko ng litrato kung hindi ko rin i-share sa mga tao na hindi nakakaalam ng toy line na kinocollect ko. About doon sa toys na meron na, ano, na binibili ko. Like sa SIC, lalo sa SIC. We don't see much reviews about the SIC line as much compared to the other line, no? Kung meron mang mga Indonesian, hindi naman natin maintindihan. So parang doon na lang rin talaga ako nag-effort eh, na ay, ba't kaya gawa na lang kaya ako ng vlog? Para at least i-share ko man lang sa tao na
i-educate them, give them knowledge about the toila. Maybe makapull ako ng mga tao na, uy, ang ganda pala ng SIC. O sige, bibili ako nito. Something like that. No, di ko iniisip yung views or yung ano dati. Parang gusto ko lang talaga mag-share ng mag-share. Kaya yung first toy reviews ko rin, sobrang haba. Sobrang haba. Nakaantok panoorin dahil nga dinidetail ko talaga. Hindi ko iniisip yung X eh. Kasi sabi nila, buti manonood yan kasi yung haba-haba. Ng... Sabi ko, eh, paano nila matututunan yung mga kailangan nilang malaman kung titipirin natin. Kaya nga ako nag-toy reviews kasi nga parang yun yung hindi ko na ano, no, hindi ko na obtain. Pero luckily doon ko na meet si Sam sa toy reviews, no? Somehow, some of the things that I learned is coming from his channel. And if you don't know, nung gumagawa ako ng write-up review sa blog ko, usually nag-uusap pa kami, no? That time, kuyari, nakabili ako ng SIC Kamen Rider Stronger, nauna ako sa kanya. No? Ngayon, mag-uusap pa kami kung paano namin titirada. So, sige, ako sa write-up, tapos gawin mo muna yung sa'yo, pagdating yung sa'yo. So, parang, in a such a way, nakakuha din kami ng collaboration, partnership on how we will do our own thing. He does his own thing, I do my own thing. By the end of the day, we talk, we laugh. So, ang sarap ng pakiramdam na ganun may mga ganun kang tropa, no? Na nakakausap na hindi about the politics yung usapan nyo or hindi sa... Alam mo, yung mga hindi mga bagay na you have your own world kasama mo yung mga friends mo. So, Sir Ram, syempre, ang sarap kasi balikan yung mga panahon na yung mga panahon na nakikita-kita tayo, yung mga kasama mo, mga sila Sir Sam, sa mga forums at that time, and also nakita na natin yung innovation na which is na nakatulong din sa buhay mo, yung PTPC, and also yung mga ibang nakasama mo sa larangan ng pagkukoleksyon, yan, sila Sir Gab Miranda. So, para sa'yo, Sir, if mabibigyan, kung sakali man na mawala na yung pandemya, darating din, meron din bang pagkakataon pa na magkaroon ng pagkakataon or chance na magkaroon ng reunion yung mga... hello, sir. Narinig na ako, sir. Narinig niyo ako, sir. Yan po. Yan, sir. Narinig na ako, okay, sir. Yan, okay na okay, po? Okay. Yan. So, okay, sige, ang tanong ko lang po, sir. Ang tanong ko lang po, sir, di ba, syempre, ngayon kasi may pandemya, may maraming mga restrictions. So, kung dumating man ang time na maging maayos na lahat at bumalik na sa normal na situation, will there be a chance na magkaroon nilit ng reunion yung mga magkakasama sa Tokusatsu, sa mga forums? Tingin ko karamihan naman active pa. Like yung mga common names na nabanggit ko kanina, they are still active eh. Maybe hindi natin masabi siguro kapag nag-subside din siguro yung pandemic. Pero tingin ko hindi rin malabo mangyari yon. It's just a matter of time. So sir, to proceed with my next question. So sabi mo nga nabanggit mo na ang pangalang SIC. So sa atin kasi alam na natin yan eh. SIC has been a legendary toy line for us, especially for Tokusatsu. So sa mga hindi nakakaalam, lalo na sa mga makabagong henerasyon, pwede mo bang maipaliwanag sa kanila what is an SIC and ano yung pinagkaiba niya sa Sochaku Henshin and SH figures? Okay, so ang ballpark ni SIC is meron siyang artistic feel to it eh. So parang ang interpretasyon ng mga originally nag-sculpt niyan like si Takayuki Takeya and Kenji Ando is to put more life into these characters that we've seen on the TV and life in a form of art. So as we can see earlier pinakita ko yung Kamen Rider Black,
is totally different from how we see the character versus to the TV. Ang laki ng pagkakaiba eh. Parang yun yung talagang focus niya. Yun yung one of the selling point niya. Second, playability, they are not as playable compared sa Sochak Henshin or sa HH Figure Arts. They come with the very fragile parts. Hindi ko na rin nabilang yung times na nanabalian ako ng joints, ng parts, yung bagong-bago, MISB, Diyos ko. Pag-uwi ko ng bahay, pagbukas ko ng box, may basag kagad na joint, ayan. Sa kaway-kaway sa mga SIC Blade Line. Ayan yung mga yan eh, SIC Blade Line, Ryuki, yung mga earlier na Agito, Hibiki, yung mga ganda pa, kung ano pa yung mas magandang sculpt, yung pa yung mga nababasagan kaya sa at minsan sa puso eh. But they are really a good display piece. Na-experience ko na yun, naka-display silang lahat sa shelf ko. Try coming home from a stressful work and then seeing them all displayed. Ang sarap sa pakiramdam. Para ka lang tumitingin sa aquarium. Yung aquarium na isla, hindi yung alam na yung mga aquarium, ha? Pero, sir, nung time na yun, magkano ang price difference ng SIC ng mga golden ages, yung mga panahon nyo, kumpara sa SIC ngayon? Actually, sa SIC, I don't feel the nag-ano sila, nag, yung pag-increment ng presyo nila is as exaggerate as to the HH Figure Arts. Kasi alam ko sa HH Figure Arts, may mga figure na naka-PO ata for like 3 to 5,000. Pero pag hindi mo pinansin, aabot ng 10 to 15, 30. Alam ko, may there's a point na battle hopper ata. Umabot ata ng 10,000 yan eh. Pero magkano lang yan nung nirelease dito dati, yung HH Figure Arts na battle hopper. Pero tong si SIC, there are only a very counted, very limited number of releases na talagang malaki. Yun yung sa yung SIC Kuga na merong Amazing Mighty Form. I think nasa 30,000 nata siya. I think pangalawa yung SIC na Inazuman. It cost somewhere around 7 to 10,000 ata. But the rest I don't think that it went that far off. Yung Gata Kariba, SIC Gata Kariba, it was released 3,500 pero umabot ata din niya ng 7,000 in some certain point. Pero ganun. Bilang na bilang lang compared sa SI sa HH Figure Arts, no? So parang mas madali pa din siyang bilhin kaysa sa HH Figure Arts. Para sa akin, yun lang. So, di ba sir, di ba, SIC talagang legendary para sa akin ng toy line na yan eh. Pero here in our country, so bilang matagal ng collector ng SIC, there is a little formula na nawawala sa SIC. Yun yung level of market eh. Kasi kung titignan natin yung SH Figures against, and also Gunpla, nakikita natin talagang maganda yung level of market eh. Talagang recognized ng tao eh. So yung details ng SIC, nakikita ko naman na very promising, maganda talagang na i-deliver niya. And also, yung SIC is based from the manga yung mga designs eh. Pero bakit ganun, sir, na kahit na ganun siya kaastig, bakit hindi niya nasasabayan yung level of market ng SH Figure Arts and ng Gunpla, ng mga ibang Bandai brands na nilabas ni Bandai and Tamashii Nation? So what are your thoughts on that? I think number one is the preference of the end buyer. Siguro they still prefer those characters that well presented as seen on the TV. No. SIC is not really for everyone, para sa akin. Especially yung itsura nila is totally different from how we see them on the TV or on the movies. Number two is
They are not, I think, mas na, na napagtutuunan ng pansin. Like I mentioned earlier, so there's not really so much people of doing toy reviews compared to the other lines. There are only a couple of us here in the Philippines who's doing it. I can only name myself and Sam for it in the Philippines. Pero yung mga Thailand, medyo may konti, pero ayun. Hindi sila ganun. I think SAC is not as loud as compared to the other lines, and I think that's the reason why din naman. Nakakalungkot nga ngayon dahil parang hindi na masyadong hype si Bandai mag-invest pa. Sobrang dami nilang utang sa atin eh. Ang dami nilang pinakitang previews before, like they have the entire set of the Kiva line, they have the entire set of the Ryuki line, but hindi na nasundan. So, yun yung nakakalungkot na part, no? Pero sa akin, siguro ang ma-ask ko lang is just continue, ano? Kung happy ka pa sa SIC line, kung ano, just keep investing, mag-invest ka pa din if you have the money, if you have the time. I think that would really help the business. It may trigger a doorbell to Bandai's door, no? Parang hey, may market pa rin kayo sa Philippines or sa any part of the country for this line, please invest pa. Kung pwede niyong ibalik ulit si Takayuki Takeya, si Kenji Ando, para gumawa pa ng maraming line, kasi yung reset so sir, na... So, yeah, sir, speaking of the artist, di ba? Syempre, nabanggit mo nga yan, and also, sabi mo nga na marami silang utang sa atin. So, may mga ibang nilabas kasing SIC, like Takumi Damashi and Kewami Tamashi. So, ito namang bagong nilabas na line na tinatawag na Super Imaginative Colosseum. So, ang question ko sa'yo para dito, do you think that this Super Imaginative Colosseum is a rebranding of Super Imaginative Chogokin? And do you think sa price na ino-offer niya and yung mga details na ino-offer, kasi correct me if I'm wrong, sir, bago kasing artist na yung sa Super Imaginative Colosseum. Correct me if I'm wrong, ha? Pero do you think na yung sinasabi mong utang, na maraming utang na hindi naibigay sa atin si Bali, do you think na nabayaran ba ni Bandai by the use of Super Imaginative Colosseum or hindi niya na-hit yung level of details na ginawa nila sa mga past na SIC? I think if there's anything na na-achieve ni Bandai doon is yung playability. No? Like, they reinvented FIS with a more durable joint system. But in Sacrifice, since they did not went with the original artist behind it, nag-suffer yung art portion ng SIC line. Pero I think yung SIC Colosseum, maybe I can consider it as a rebranding. Maybe they try to put time to it, pero it's not the same . I mean, ako at that time nung nakita ko yung FIS, parang okay, so maganda yung joints niya, pero I would still go with the classic one kasi ang ganda yung design pa rin it overpowers everything that it overpowers everything na wala din si SIC, like yung sa durability ng joints, ganyan. Parang it's still a good display piece para sa akin . Parang nandun pa rin yung masterpiece . And I'm sorry if may mga viewers tayo na gusto na nila yung bago. Pero yun lang naman yung preference ko, no? Aside from that, I think we really need to maybe ask, maybe, ask Bandai, maybe balikan naman nila yung dati nilang gawa. No? Sabi nga daw ni Sir Sam na wala nga daw yung pagka SIC. Sabi nga tsaka ni Sir Berhel na wala yung pagka SIC. I think the closest thing that they got is the ghost, kasi si Kenji Ando yung nag-oversee nung design ni Ghost .
Pero the rest of them, like si Force, medyo from the name itself, medyo napilit. Pilit Force din yung design. Pero marami din naman nagandahan. So okay lang din, respect na lang din. Si Kuga, pilit na pilit. Para sa akin talaga, parang hindi ko trip talaga si Kuga. Pero syempre, that's something that we also need to learn as a collector. That's also a responsibility that we should have as well, is just to learn to respect it. If, you know, other people say na they like it. Pati rin daw yung ano, sir. Pati rin daw yung bagong Ryuki. Sabi rin daw ni Hazel. Ay, the Ryuki, yeah, oo. Oo, may something din sa design eh. Pero yun yung sinasabi ko. Siguro kung trip nila yun, siguro let's just respect them na lang. No harm done naman overall eh. Nakakalungkot lang talaga na parang there's still a lot of potential sa toy line na parang they just decided to stop. Ayun. So para sa iyo, sir, 'di ba, syempre, you have nahawakan mo na halos lahat ng SICs eh, in your collection. So for you sir, regarding sa mga bagong henerasyon na magko-collecta ng SIC, do you think, in your own opinion, by level of details, do you think na sa bagong henerasyon ngayon, do you think na papasa ba sa kanila yung panlasa na nakikita nila sa level of details ng SIC? Kasi nga, di ba, sabi ko nga, nakikita ko na yung community is not that noisy compared sa mga ibang ganda group. So what do you think, are your comments about that, na hindi ba siya ganoon na magiging big factor sa mga new generation? I think the only thing that we can do is as titos is lasunin lang natin lahat sila ng lasunin. Yung post na tayo na mag-post. No, I think that's something eh. That's something that it will always start with that eh. The more that we post, parang the more we advertise it. Yan. I think the more people that will maybe drawn to it, I think let's more invite more people sa group natin, sa SICPH, no? I think marami din naman collectors dyan na tahimik eh, pero bumibili eh, no? Mga silent collectors din eh. Na unti-unti rin siguro na influence din natin. Maybe ikaw na-influence mo sila, or ako na-influence ko sila, or you know, so on and so forth. So parang meron tayong pay it forward system na nagagawa naman din. I think yun na lang din yung positive, something that we can get from pag nilalasin natin yung mga kaibigan natin eh. Yun lang. Tuloy-tuloy lang lagi. Tsaka ay salute SIC Philippines, sir, kasi gumagawa rin sila ng best nila to promote SIC, especially sa that mga toy conventions. Talaga. Actually, yeah, oo. That time when I already quit collecting, tapos nagkaroon ng toy convention, I never feel to stop looking at their display sa Toy-Con, no? Nakailan Toy-Con na ako na I quit collecting, pero pumunta lang ako ng Toy-Con just to see it. Just to see the group. Just to see how they are still proud of what they're doing. And napakagaling, no? Dapat continue lang na din natin. Ganun lang din naman talaga dapat eh. Saka alam mo yun, sir, di ba, na kahit na alam na nakakalimutan ng SIC, still nandun pa rin yung SIC na they're giving their best to promote the brand itself. Kaya tinan mo, it's an honor din na naging bahagi sila ng Toy-Con. And I hope na ito rin yung magsilbing inspiration din sa mga ibang tokusatsu groups to have an achievement, to being invited sa isang toy convention. Tama ba ako, sir? Totoo yan. Oo. Dapat may ganun tayong mga representation eh. Para at least mahingganyo din yung mga tao, no, na parang mga hindi pa nakaka-realize kung gaano kaganda tong SIC line. Yun lang. Sana talaga atuloy pa nila. Nakakalungkot lang kasi kung it would be the end of the line, no. So sir, moving forward to my next question. So let's talk about your YouTube channel. So ang nakapangalan kasi sa YouTube is Locust. Especially sa mga followers mo, that they're wondering, bakit Locust yung pangalan ng YouTube channel? Ah, that's a good question. Kasi, nung nandun ako sa point ng part ng buhay ko na gusto ko ng mag-toy photography, parang I wanted a name for myself na eh. Parang something that I can put on my watermark, no?
Na parang pag tinig na nila, ah, picture ni Locus, ganyan-ganyan. And that time, wala pa talaga ako sa estado ko ngayon. Salamat din sa mga sumusuporta, syempre. Pero that time, parang ganyan yung mindset ko eh. Parang I needed a catchy name that would represent me as a collector. Tapos naalala ko, mahilig ako mangolekta nung tipaklong ng bata ko. I think kung may paborito man ako insekto, tipaklong eh. Dahil correlating na lang ni Mask Rider Black eh. No? Tapos sabi ko, parang kulang, no? So kung grasshopper, parang iba. Parang mukha bang grasshopper yung itsura nung kumukuha niya? Parang ganon. Sabi ko, I needed something more out of it. Tapos doon ko na-realize yung word na locust, na parang isang breed ng grasshopper and all. Na parang, ah, locust, yung mga ganda pakinggan. Pero parang kulang pa. Lalo na nung gumagawa na ako ng Gmail account, ayaw tanggapin dahil mayroon na daw may-ari. So I still need more. Tapos doon na rin pumasok yung pagiging mahilig ko sa tokusatsu. Back in the 90s, we have, you know, we have the Super Sentai, we have the, of course, Kamen Rider, and lastly, we have the Metal Shider, Metal Heroes. Diba si Shider, pag nagpapakilala siya, code name, Shider, ganyan. So, tuktong ko kaya, code name, tapos Locust. Pero mukhang maganda to, ha. Para sa akin, parang putya. Goosebumps, wow, yun, ganyan, sabi ko, maganda yung codename Locust. Tapos na-imagine ko yung sarili ko, nasa tapat, sa taas ako ng building ko, so sisigaw ako, codename Locust, ganyan. So, parang, okay, sige. So, swerte, kumagat, codename Locust. Kaya, Locust talaga siya, by name. Pero by label, I wanted to be known as codename Locust. So, something that's a name that I've been using ever since that. Tuloy-tuloy ko na. Yun. So, sa YouTube channel mo, sir, so how was your humble beginnings on making your content on your YouTube? So, what was your first experience? So, do you find it hard for you to attract your viewers regarding your channel at your humble beginnings? To be honest, even when I stopped doing it, it's still nakakaramdam pa rin ako ng hirap. Because one of the downsides kasi sa akin is hindi ako nagpe-pre-order. So most of the stuff that I would put it on a review sa blog ko or sa YouTube is medyo luma na pag dumating sa akin, luma na. Yung mga SIC na binibili ko naman doon, mga SIC classic yun eh, which it was released like years before I got the YouTube gig and YouTube gig, no? The YouTube reviews and making blogs, no? So I think that's one of the downside when you're doing toy reviews, tapos napakaluma ng toys na nire-review mo, minsan yun yung medyo mahirap din mga kuha ng audience. Number two, yung audience based na audience level na what we can get from reviewing SIC is not as many. Kasi gusto ko lang talaga mag-focus sa toyline ko. I think kapag natanong ko yung sarili ko kung tatalon ako sa bandwagon na bibili ako ng laruan na hindi ko gusto para gawing review, it would defeat the purpose of me na kaya nga ako nag-toy reviews para nga i-share sa mundo yung mundo ng SIC. Para makita naman nila na ito pala yung SIC at ganito pala yung joints ng SIC, ganito pala kumilos yung SIC, ganito pala yung accessories ng SIC and everything about SIC. No? Kaya parang, alam mo yun, hindi ko na masyado pinapansin yung views, hindi ko na pinapansin yung feedback. Unless the feedback is something that will improve my channel that time, doon na ako nagpa-pay attention. So, I just keep sharing, I just keep creating and sharing. Kahit na walang pumapansin. Tapos, every time na may bago akong toy photography. Kasi, di ba, pag may bumila ng bagong laruan, gagawin ko ng review, tapos gagawin ko na ng toy photography. Para pag pinost ko naman sa Instagram o pag pinost ko sa Facebook, lalagay ko yung link ng YouTube channel ko para in case lang na magustuhan nila eh. Matripan nila. Pero yun, so sa loob ng almost 10 years sa pagko-collect,
Siguro mga 300 subscribers lang meron ako. Pero sama pero pero sir, 'di ba, on your milestone as a YouTuber. So pwede po ba ma-share sa mga newcomers sa hobby yung feeling ng pag-edit, yung paano ka mag-articulate habang nagsasalita ka? 'Di ba napakahirap ng ganun, 'di ba? Yung bal pag nagkamali ka ng sinasabi, ulit ka na naman sa pag-edit, 'di ba? Totoo 'yun. I started first kasi I think the best person that you should ask be asking is Sam, di ako ha. Pero ako kasi dati meron pa akong tinatawag na write up. Yung parang sinusulat ko pa talaga yung sasabihin ko. Eh, this is locals, this is the review, this is the box, blah, blah, blah. Mga sinusulat ko. Pero as I go along with it, parang naging natural na lang din na parang lalagay ko yung box, oh, this is the packaging, ganyan, ganyan. Ang iniiwasan ko na lang siguro yung mga bloopers, yung parang biglang mawawalan ako ng, mawawala yung words sa bibig ko. So parang mabubulol ako. O kaya biglang nagre-review ako, biglang may tatawal ng aso. Yung mga ganun na lang siguro yung mga ano eh. Pero as you go along talaga, makakasanayan mo lang din. Basta relax lang. I think that's one of the things that you should realize, relax. Number two is dapat uminom ka tubig para fresh. No? Yun lang. And, just be so, natural about it. Be yeah, natural so, about it. Try mo na rin din mag-note down para at least hindi mawala yung essence ng review mo. Kasi kung hindi mo rin ipapoint yung mga bagay na gusto mo ipoint sa review mo, then parang what's the point mo na mag-review ka? Sayang lang din eh. I think napakagandang bagay na nakakapag ano ka sa camera to tell people about your passion. Kasi nasi-share mo yung knowledge eh. I think doon din ako nakapag-lasa ng ibang tao eh. Di ba? So, sa ganong style. So, to proceed with my next question. So, shoutouts nga pala kay Sir Gab Miranda. Nanonood siya ngayon, sir. Ah, si Gab! Oo, idol din yan. Diyos ko. And I hope din, sir, na makapanayan din kita or ma-invite kita rito sa Usapang Hobby in the future. Oh, adik din yan si Gap eh. Chef, tingin naman ang ano dyan. So, moving forward to my next question. So, for you, Sir Sam, nakita na natin yung milestone eh. From being a YouTube, from being your humble beginnings hanggang sa nag-collecta ka ng Gundam, Kamen Rider, and then moving forward, you collected an SIC, you nakilala mo yung mga ibang friends mo from PTPC and from forums and from hanggang sa naging vlogger ka. So, let's proceed with our next question. So, itong question na to is hinihintay ng mga viewers to sa Usapang Hobby. So, let's go for the No Holds Barred conversation. So, yung No Holds Barred conversation is pag-uusapan natin yung mga issue na nangyayari sa community natin. So, lahat ng mga negatibo nangyayari sa buhay natin, hindi naman panghabang buhay is negatibo eh. We can always make a positive counters to those things eh. So, is it okay, sir, if we start doing this no holds barred conversation? Sige, go ahead. Okay. So, this is my first question for you. So, makaka-relate dito si Mr. Verhel sa inyo na nakikita natin sa comments na talagang maingi talaga si Sir Verhel eh. So, this is my first question for you. So for example, sir, meron kang tamang budget lang. Tapos naglabas ng new toy line ng for example, naglabas ng Kamen Rider Black na Kamen Rider Black Sun, yung bagong Kamen Rider Black na SIC na nagkakahalagang 5,000 pesos or 6,000 pesos. Ngayon tinignan mo yung cabinet mo, lahat ng brief mo bacon na. So, para sa'yo, sir, if in case na magkatabi ang brief at ang SIC, alin ang pipiliin mo? Yung brief or yung SIC? Yung brief. Kasi, mahirap pumunta sa mall nang walang brief, eh. Ano na, pag nakalimutan mo bukas ang zipper, patay ka na. You're dead. Pero yan, siguro, brief na lang muna din. Napaka-importante, eh. Alam mo, feeling ko nga din kaya siguro may mga girlfriend din na parang atribidos pag yung mga boyfriend nila bumibili ng mga
Yung mga kahit anong hobby, kasi siguro kapag nakikita nila na medyo, alam mo na, na hindi na necessity na bibili, ito nagiging ano eh, problema eh. Pero yan, siyempre, importante, brief. So, moving forward to the next question naman. Yung laruan mo, tapos eh, nakadungaw na yung guhit sa puwit mo eh. Ang mahirap pag exclusive yung brief. Mahirap yun, man. So, next question naman, sir. Itong question na to is about vlogs naman. So, para sa iyo, sir, alin para sa iyo ang mas better para sa iyo? So, number one is passion over monetization or fame over monetization? Well, sa akin, depende kasi sa trip mo, no? Like sa akin, talagang personally, hindi talaga ako naghangad. Maniwala ka man sa hindi, hindi ako naghangad na makakuha anything monetary dun sa ginagawa kong vlog or sa YouTube. Parang come what may na lang eh. Come what may na lang, parang habol ko lang talaga eh. Yung may share ko lang talaga sa tao yung gusto kong gawin. And that's pretty much it eh. Parang sa akin, kung sakali man na, parang nasabi ko sa sarili ko, kung sakali man na may paghantungan din to in a monetary level or yung certain level of fame na katulad ng mga content creators ngayon, I think bonus na lang yun eh. Basta ako, I just keep doing what I love doing. Pero ikaw, kung habol mo talaga ang pera din, talagang you really have to grind. You really have to go with the flow. You really have to buy or pre-order the stuff that you needed to pre-order bago ka maunahan ng iba. Kasi pag naunahan ka na ng iba, nobody's gonna really pay too much attention to your reviews. Iba kasi ang mindset mo is dapat yung latest eh, for them to watch your videos eh. Yun lang yung downside kasi minsan sa toy reviews, no? If it's not the latest one, you're not gonna be able to get the level of audience. Unless, magre-review ka na nakalabas yung cleavage mo. That's the sad reality now, no? Pero by the end of the day, kanya-kanya talagang trip yan. So, respeto na lang din if you think na no harm done yung tao. Kung hindi naman nakakasakit yung tao, then, you know, and you don't like the content, kasi you can just look away. Kasi di ba sir, sa industriya panahon kasi natin ngayon, yung pag-vlog kasi parang ano eh, hindi na kasi natin nakikita sa iba. Hindi ko ini-specify yung tao, parang in general. Meron na kasi iba kasi na nakikita na natin na wala na dun yung passion eh. Nandun na yung parang they're just thinking for the profit na to the point na hindi na nila napapansin na meron na silang nasasaktang ibang tao. So for you sir, sa mga ganung klaseng events, how would you give an advice to those persons na ang iniisip lang is pera, nawawala na yung passion at kasikatan? Well, technically wala kasi I think there's a reason why they went that way. Maybe kailangan talaga nila ng pera. Pero kasi ako, I came to a part sa buhay ko na parang if I feel uneasy or kung hindi ako talaga interesado sa, kuyari, if I'm not interested sa ginagawa mo, I can just look away. Ganun lang din, look away, move forward, ganun lang. I cannot say or, you know, do things na para ikasama ng ginagawa mo kung alam yun, parang just mind, I just try to mind my own thing. Ganun lang. Kasi napaiksi ng buhay kung kasayangin mo lang din sa mga ganun bagay na di ka rin naman ikakayaman, no? Tapos, kung magko-comment ka pa doon, edi binigyan mo pa siya ng pera kasi syempre, lalo siyang ma-expose, lalo magbabump yung post niya. Di ba? Tapos makikilala siya, ganun. So, pag di mo trip, siguro, just look away. Ganun lang. Mag-away. So, next question naman, sir. Usapang inggit. Kasi, di ba, syempre, sa hindi lang kasi nagkakaroon ng kainggitan. Lahat ng bagay may inggit, eh. Hindi lang naman sa laruan, hindi lang sa lahat ng industriya.
pati rin sa YouTube meron. So for example, sir, sorry for the word, but if kung example, kayong dalawa ni Firestarter, and for example, you have a 300 views. Si Firestarter has 1,000 views. So para sa'yo, sir, lalo na for those iba na vloggers na dumarating sa point na nagkakaroon ng inggit sa kanila. So do you think, sir, inggit ba isa bang magandang trait para sa isang collector moving forward sa kanilang buhay, or it will not help for them sa kanilang buhay moving forward? Well, depending how you're gonna take it, no? Parang siguro the best approach that I can get is just maybe learn from him. Try to ask him if there's anything wrong with what you're doing. Kasi baka kasi you're doing something wrong din, reason why hindi mo na-reach yung ganung certain point eh. Kasi kung talagang habol mo yung views and all. No, I think it's also, hindi rin kasi masama na tingnan natin kung ano ba yung meron siya na wala ka, na baka pwede mong i-apply. Then, if meron, na-identify mo na yung meron siya pero you're not comfortable of doing it, then just accept it as it is and just, you know, move on. Kasi 'di ba Sir Ram, 'di ba that's kasi 'di ba Sir Ram, 'di ba that's the reality, 'di ba? Na for example, ako tapos si Firestarter, nakita ko na mas marami siyang views, marami siyang engagement. Andun yung pressure, 'di ba? Na parang ay kailangan ganun din ako. May mga ganung vloggers, 'di ba? Siguro meron siguro talaga taong ganun. Ako maybe siguro I'm not really a competitive person in ano sa totoong buhay, no. Yeah, parang I really don't feel na parang meron akong pressure na ganun eh, na parang may inggit ako. Pero yun nga lang din. I just try to observe and learn from my shortcomings na lang. I focus on myself. And just, you know, talagang ganun lang, move forward lang din eh. Kasi toxic lang din yan eh. Magiging toxic din yan if you let it eh. So yun. Mm-hmm. So my next question naman is related pa rin ng inggit dito sa YouTube na to. Hindi lang sa YouTube, pati sa pangkalahatan. Kasi kung nakikita kasi natin, there is always criticisms in our lives. Eh. Kahit di naman sa'yo, sir, as a locust, meron ka rin nakukuhang criticisms in your channel. So para sa'yo, sir, bilang locust and bilang Ram Morales, how do you handle criticisms? So, for example, sabihin, wala namang kwenta yung nire-review mo. Pangit naman yung details. Hindi naman namin din yung mga pinagsasabi mo. Hindi naman namin alam yung toilet nila. So, how would you handle those kind of situations kapag may na-receive kang ganun comment? Mag-reply muna akong thank you. Thank you for watching it. Kasi napakalayo. May kahit paano, may views ako eh. Pero nangyari na yan actually. Nangyari na yan. Either napagkatuwaan ka because of your accent or because of the quality of your video. But there are also some feedback din na nagamit ko din. Like, dati, madalas ako gumamit ng mga fillers kapag nag-review ako, so nakatulong din yun. It's really depend on how you're gonna take the feedback, eh, on how you're gonna take it. Eh. Like, I'm more of a person na lagi din ako nag-observe lang ako sa mga bagay na hindi ko nagagawa kaysa sa mga bagay na nagawa ko na. No? Mm-hmm. Parang I'd rather focus more sa mga tao nagsasabi sa akin na pangit to kasi ganito. Yun yung mga tao na appreciate ko eh. Kasi at least, hindi lang nila sinasabi na may bagay silang hindi gusto sa reviews mo, but they're telling you the reasons why. At least you have a reason, maybe yung realization na, sige, sinabi nila sa akin yung pangit sa gawa ko. So it's up to me if I'm gonna use that to learn, or I'm just gonna keep doing what I do na doon ako naniniwala na wala namang mali sa ginagawa ko. So it's either the two, no? Pero yun, pero sa akin, I think you would always take all criticism as a positive reinforcement na lang din. Kasi hindi mo na makokontrol yung tao kung medyo masakit talaga magsalita eh, no? Para huwag mo na lang daanin sa damdamin. Intindihin mo kung ano sinasabi. Then it's up to you kung, again, if you're gonna look away or do something about it. Okay. So, moving forward to my next question. So, pagdating talaga sa no holds barred conversation, bumababa talaga, nawawala yung views eh. Kasi there are some persons talaga na ayaw makarinig ng katotohanan. So, moving forward to my next question. So, ang next question ko naman is, di ba, syempre,
may mga ganyan tayo na encounter sa buhay natin eh. Inggit talaga ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. And dahil din sa ibang perceptions ng mga ibang collectors, nagkakaroon ng iba't ibang mga grupo. So sir, ang tanong ko sa iyo bilang long-time collector ng SIC, sabihin na natin na it is not about SIC, it is about a different toy lines. Nakikita kasi natin that there has been problems in managing sa mga post sa mga ibang groups na nagkakaroon minsan ng hindi pagkakaroon ng argumento pagdating sa hobby. Dumarating na sa point na nagkakaroon ng blame sa mga admins na bakit ganito yung naging problema hanggang sa yung pambabash ng mga tao is napupunta na sa mga admins. So what do you think yung kulang? Do you think do the admins from that group has to take the blame or do they have to take all the blames for the mismanagement of the group? I think dapat I think hindi natin nakikita very common no especially sa mga most groups is when you join a group dapat number one is you just really need to understand what the rules are. Mm-hmm. Ilang muna yung, you will start from there. Mm-hmm. You start from there, no? Kasi usually papasok tayo sa grupo, di natin inaalam yung rules. Kung medyo pinaano ni admin na, pakibasa mo yung rules. Di naman natin totally binabasa eh, parang ganyan eh. Kaya yun yung isang reason kaya very common na ma-violate yung mga rules, no? Tamad tayo magbasa. Mm-hmm. Which is dapat hindi, no? I think number two, kailangan na, I think we are old enough din na kailangan maging responsable din tayo sa mga pinupost natin, sa mga sinasabi natin. Just because iba yung opinion natin sa opinion ng iba, we have the right na to bash them or to talk negative things about them, no? Kasi dun din usually nagsisimula, like for example, oh, maganda yung SIC, pero hindi. Sasabihin ng isa, hindi, pangit, laging nasisira, bla bla bla, sasama na loob mo. Di ba? Doon na magsisimula yung away. Dati may mga post din ako nakitang gano'n. No, and di rin ako magbubuhat ng silya. No? Minsan, na-involve na rin ako sa bagay niya, yung gulo. No, I think, yun niya, dapat maging responsible members ka rin. Admin can really do so much. Naging admin na rin ako before. It's really really hard to do. And sana hindi rin natin i-blame lahat sa admins because hindi naman yan yung position nila as admins, hindi naman yan trabaho talaga. They have really life outside the group. No, so we really can't expect them to be there all the time to control the issues and all that. No? So yun, yung kailangan natin tandaan is just be responsible adult. Paano naman for those admins na talagang minsan they're using their power to abuse their members or meron kang isang iba na nagpa-power trip talaga na talagang they're using their authority to get those people eh. So what are your thoughts about that? May mga ganung ano, 'di ba, admin na talagang ginagamit nila 'yung authority nila para mapag-initan tong taong 'to. Eh. Kasi 'di ba, naniniwala ka sa kasabay na ganun, 'di ba, na mayroon ding talagang admin toxic talaga eh, 'di ba? O sino ba 'yung admin, 'yung pa 'yung toxic, 'di ba? Siguro if you don't like the group, you can just leave. Ganun na lang siguro 'yun. Unless talagang gagawa ka ng escalation process, then you will have the rest of the admins to boot him out, may investigation pa and all that. I think it works din naman, no? Mm-hmm. Pero if you feel like the entire administration is no longer functioning as it is, and tingin mo hindi rin naman nila gagampanan yon and you're really unhappy with it, then you can just leave the group. Ganyan na lang, let's stray away from the things na hindi na natin kaya kontrolin. I think yun yung mas healthier solution to that. So to my next question naman, natanong ko rin to sa mga ibang collectors. So alam na mga ibang viewers to, so lalo na sa mga naging guest ko. So Sir Ram, naniniwala ka ba nakasabay ng paglaki ng koleksyon ng paglaki ng ulo mo? Depende.
Depende yan. Pero ano, honestly, never pa ako nakahalubilo ng collector na maraming koleksyon na napakayabang. Siguro swerte lang talaga ako, pero never pa talaga ako nakakilala ng ganun ano. Usually kung sino pa yung medyo mahangin, yun yung may tinatagong sekreto eh. Yun yung may tinatago na something is off sa collection niya eh. Like for example, doon ay marirealize na yung collection niya nakaw lang sa internet. Ganun. Parang nagpo-post pa siya ng, ay, may new hold, ganyan-ganyan. Tapos may mag-comment, oh, ang ganda niya na, dito mo ba nakuha yun? Tapos ilalagay niya yung link ng source kung saan niya nakuha yung, kung saan niya nanakaw yung laruan. So, may mga ganun. Usually, mas common yung mga tao na yayabang kapag yung laruan na niyayabang nila, hindi kanila. So, next naman na question ko is ito naman, sir. Ano mas pipiliin mo? Paramihin ang collection mo o pagawa ang bahay mo? Ay, syempre, bahay. Bahay, syempre. Oo, kasi, kuyari, kung exclude natin yung pagpapamilya, kuyari, you have your own house. You have your own, ano, set of toys. Tapos, ano mangyayari sa toys mo kapag binagyo? O, mababasa. Diba? O, yung iba, nakabilad sa araw. Kasi hindi ka nag-invest sa magandang shed or whatever, o yung mga kailangan mong gawin sa bahay mo para ma-maintain yung maganda yung collection mo. O kaya nakalagay lang sa marupok na kahoy, kaya anayin, ganyan. So, your collection is your investment. So, you also need to make sure na you also investing on how you can protect your toys. No? So, unang-una syempre bahay. Pero pag may family ka rin, syempre, unahin yung family mo and all that. So, syempre, ang question na susunod ko is related pa rin sa family. So, di ba, pinabungad ko sa'yo bahay. Next naman is ito. Kasi nakikita natin sa social media na merong iba na nagpapakita ng holes na yung iba sinasabi na, na tinago ko sa asawa ko to, na sinasabi nila na panalunan ko sa raffle. Merong iba na sasabihin, in order ko to pero 500 lang ang binili ko pero 5,000 ang halaga. Tapos ipopost pa sa social media. So para sa iyo, do you think na is it relevant pa ba na kailangan mo i-share ang katarantaduhan mo sa social media? May mga tropa kasi tayo na parang hindi rin lang matago yung saya eh. Alam mo yan, parang okay, nabili ko to pero who do I share it with? You know? Parang yes, binili ko to para sa collection ko and all that. Pero kasi parang isan ang sarap din kasi mag-share sa mga tropa eh. Lalo na pag you have the same level of interest, no. Pero mahirap din kasi kapag kontrolado ni Mrs. yung parang mga nabibili mo. So I think you have to deal with that first, no. Bakit ba nagagalit si Mrs.? Hindi ka ba nakakapagsustento ng maayos or mas iniintindi mo yung pansarili mong gusto, ganyan-ganyan. No? I think yun yung magiging ano natin, kailangan balansin din natin yung kaadikan natin sa collection, sa hobby. Balansin natin yun sa mga bagay na dapat pinututunan mo natin ng atensyon. No? Kung mangungulek ka lang, pero you would end up sa pangungutang, or kalahati ng sweldo mo na pupunta doon, I think medyo pag-isipan mo muna din muna. Tsaka di ba sir, di ba? Tsaka sir, di ba merong ganito rin sa social media, di ba, na ipo-post nila na hindi daw nila sasabihin sa asawa nila na panalunan sa raffle. Pero di ba kung isipin mo, pinost mo na sa social media, malalaman din ng asawa mo, di ba? Ayun, eh. Yun yung mga tao na, ano eh. Na siguro talaga hindi lang nila matiis eh. Pero hindi natin masisi, ba? Malay din natin, napaka-strict din talaga ng misis. Eh. It can either, one, even you're doing something wrong with your wife, or there's something wrong with your wife. Parang ganun. So, hindi natin sabihin eh. Di ba? Tapos ano, sir, to proceed with my next question. So, usapang market naman or usapang selling naman. So, for example, sir, isa akong collector din. For example, ko collector ka. And then naglabas si Toy Kingdom, naglabas si Toys R Us ng limited edition na Kamen Rider na ang nilabas lang is 100 piraso lang.
So for example, inagahan mo ang pagpunta sa Toy Kingdom, talagang alas 3 ng madaling araw nasa Mega Mall ka na kasi exclusive lang nila ba sa Mega Mall tsaka sa Galleria, for example. Doon ka na natulog sa SM Mega Mall, sa tabi ng mall, alas 3 ng madaling araw natulog ka doon para lang makuha mo yung item. Ngayon, pagbukas ng mall, pumila ka na. Ang dami nyo nakapila. Ang nasa harap mo, dalawang scalper. Ikaw, tapos yung dalawang scalper. So, lahat tayo mga collector, ang makakuha lang tayo ng isang item, masaya na tayo eh. So, totoo. Dito sa senaryong to, for example, dalawang scalper ang kaharap mo. Pagdating ng paglipas ng dalawang scalper, natapos na sila, pagdating mo, wala kang nakuha. So, para sa iyo, sir, what are your thoughts about that? Na sa lahat ng efforts ng ginawa mo at the end of the day, walang nangyari sa naging lakad mo. Dahil yung mga stocks na nandoon sa mall is kinuha ng scalper. And do you think kailangan bang sisihin yung staff doon sa establishment na yon kung bakit hindi nakakuha lahat yung mga collectors? Well, number one, you have to complain. I think that's the only thing that we can do, eh. Just to complain it to the management. Have it documented, no? Email. Yung kasi ginagawa, bibidyohan pa and all that, eh, no? Pero ako, pag nangyari sa akin, siguro yun nga lang, file a complaint, documentation. Tapos, make sure na may makikinig, no? Kasi minsan nakakainis kapag nagko-complain ka sa mall, walang nagre-respond sa email. Yun yung nakakainis din, eh. Pero you just do what you have to do, and then yung mga bagay na hindi mo nakontrolado, just wala ka na rin magagawa, eh. Ganun lang. Ganun lang talaga yung pwede mong gawin, eh. Just file a complaint. Kasi iba, mag-ano pa yan, mag-social media pa yan, no? Kaya minsan papatulfo pa, and all that. No. Pero I always go with a more peaceful resolution, no? Doing it documented and all that, and let the management know kung ano problema. Yan. Baka may, so, maybe sir, they can. Yan, sir. So, Christopher Gayumali, alam ko na hindi naman ganun madaling araw. So, gumawa lang ako ng sample scenario para at least kahit papaano, may onting related lang naman dun sa topic. Kasi di ba, Sir Ram, di ba na pag mga limited edition item, talagang inaagahan talaga ng tao, makakuha lang talaga, di ba? Makakuha lang ng slot. Oh, I think naalala ko yun, nangyayari yan kapag merong Star Wars Force Friday. No, maraming pipila yan sa MOA. Pero buti nagawa nila ng paraan yung parang one character per customer. Malas mo lang kapag yung nabilan mo, hindi rin marunong sa Star Wars. Ang nangyari sa akin, bumili ako ng Stormtrooper tsaka si Kylo Ren. Pero, ang sabi sa akin ng clerk, isa lang daw pwede kong bilhin. Sabi ko, bakit eh, Kylo Ren naman ito, hindi naman ito Stormtrooper. Parehas lang daw sila. Tapos, siyempre, nagtasong kilay ko eh. Ayaw, kahit Kylo Ren, Stormtrooper, ganyan. Pero hindi, pero siyempre, hindi ko inawa eh, siyempre. Pero yun nga, I think yun nga lang, kailangan alam din mo nagbebenta yung mga produkto niya. Nakwento ko lang. Tapos, sir, syempre, sa bilang customer sa isang toy store, based on your observation lang, pagpupunta kasi sa collectibles, meron kasing mga ibang staff sa toy store na pagalimbawa nagtatanong ka, have you felt minsan sa buhay mo na parang hindi ka na pinapansin sa or parang hindi ka na accommodate sa inquiry? There was one time, Green Hills to, dito Toy Kingdom or Toys R Us, sa Green Hills nangyari to. So, pumunta ako doon para pick upin yung toy ko, yung SIC na in order ko. And then I was really excited about it. Pero yung ale na pagbigyan ko, ay na sa akin, nag-support, nag-assist sa akin. Parang nasabihan ata na parang isip bata or bakit parang ano, ganyan-ganyan. So, di na bumili kahit kailan. I think yung last time, that was the last time that I stopped buying from that store. No?
Ah, parang kumbaga, parang you felt rejected. And that. Kasi di ba may mga ganyang scenario, di ba hindi lang naman sa Green Hills also, so to other toysers, lalo na kapag usapang collection, syempre, ang isang tao, pag walang alam, talagang iiwas talaga dahil wala silang may po-provide sa yung info, di ba? Di ba? In reality, may ganyang tao, di ba? Ayun. Ayun na, parang hindi na naging friendly eh. Parang nasabihan ka pa na parang, parang ba't ka excited? You know, parang bata. Parang nagsasabihan ka ng gano'n. No? That you are in a toy store na kasama mo mga adult collectors, parang duh. So, and that was the last time that I bought from the store na. So, and I never bought anything from the store anymore. Parang gano'n. So to proceed with my next question. So this is my next question for you is about impulse buying. So impulse buying, ito talaga yung isa sa mga talagang pinaka naging kalaban natin sa buhay natin bilang collector impulse buying eh. So 'di ba may mga times talaga minsan na may mga items tayo nakikita na gustong-gusto talaga nating bilhin and merong iba na binibili yung item out of sight. So para sa iyo sir, how would you define, in your own opinion, yung impulse buy? And ano bang role nito sa buhay natin? And paano natin to maiiwasan sa buhay natin as a collector? I think number one, consider mo yung budget mo. No? Kasi kung magagastos mo yung pambayad mo ng kuryente or pambili mo ng bigas or whatever, then what? Siyempre, wag na wag mong gagawin yun. Number two, is dapat maghunos delay ka talaga. Kasi the thing with impulse buying is it might end up introducing you to a toy line na gusto mo nang bilhin, na collector and all that. Lalo na kasi yung kulang yung laruan hindi talaga something na kinukulat mo. Like nangyari sa akin yan, personally, no, kwento ko lang. No? So parang lahat ng mga kakilala ko naka Project BM. Na Kamen Rider. Eh, di ba yun yung parang Hot Toys na Medicom level na ano, 12-inch na ano. So parang lahat sila meron, tapos ako lang wala. Tapos parang nagkaroon ako ng impulse buy. No, parang nainggit din ako eh. Tapos I jumped to the bandwagon na parang due to the hype, not to the liking, my personal liking. And I ended up selling the toy then. Kasi nung nakuha ko yung figure, parang I don't feel happy about it. I'm not really excited about it, kaya I ended up selling it, no? Yun yung bagay na kailangan nyo din matutunan. Kung yung tropa mo meron, tapos ikaw wala, okay lang na pintasan kanila na wala kang meron. Wala kang ganun. Basta you go with your budget, you go with what you can afford. Totoo ang kasabihan na kapag para sa iyo isang bagay para sa iyo. Kapag hindi para sa iyo, may darating pang mas maganda kaysa dun sa una nakita mo. Oh, usually ganun din 'yun. Patience lang din ang hindi nagagawa ng patience. Minsan magugulat ka na lang na baka magre-issue pa sila. Mas maganda ganyan, 'di ba? You can never can tell medyo demonyo din kasi 'to mga toy lines na 'to Diba? Oh, wala na, out of stock na to, ganyan-ganyan. Tapos months later, mag-release sila, ibang box, pero ganun pa rin. Pero syempre, ikaw naman si Ututo, bibili ka na naman. Parang ganun din nangyari sa mga Boba Fett ko eh. Yung mga Boba Fett ko na Stormtrooper sa Black Series eh, it's just the same, may iba lang yung packaging, pero I still keep buying eh. Parang ganyan. So, ayun. Yun na rin something na maano mo sa collection eh. Pero, by the end of the day, you just go with your budget. You don't have to impress anyone but yourself. Yun lang. Hindi mo rin kailangan mangutang, di ba? Oo, hindi mo kailangan mangutang. Kasi bali wala, magpo-post ka ng mamahaling laruan. Tapos makikita na pinagkautangan mo, di ba? Para nakakabastos naman yun. Tapos di ba, meron kang kapwa kolektor. Sabihin, pera mo ako na 1,000. Bili ko lang to, babayaran ko sa'yo. Tapos hindi na nabayaran. Hanggang sa makikita ng social media, nagbabangayan na, di ba? Hayop ka, hindi mo binabayaran. 1,000. Magkakaibigan na sila dyan. Oo, di ba? Ang dami na sila dyan, di ba? Kaya, for those sa scenario na yun, sa impulse buy, ito naman yung last question ko para sa'yo. Di ba? Sa impulse buy, kasi nasabi nga natin na it's all about the market eh. At the end of the day, passion, meron din yung kasamang about money or profit. So, kung titignan kasi natin yung generation natin ngayon compared sa mga generation natin nung 90s and 80s,
kapag ka nakakuha tayo ng isang laruan, we don't care about the branding. Pag binupag gusto natin ng laruan, bubuksan lang natin, we play for it. So, yan naman talaga ang role ng laruan sa buhay natin eh, laruin sila eh. So, titingnan natin kasi yung bagong generation ngayon, sir. Kapag bumili kasi tayo ng mga laruan na nakikita natin sa online, so, di ba, ang social media, malaki rin ang impact sa buhay natin yan, especially sa information na ipoprovide nila eh. Na, may mga nakikita tayo minsan kasi mga ibang collectors na binibili nila yung laruan, pero hindi na nila nilalaro. So, yun yung nawawalang elemento sa larangan ng pagkukolekta, yung paglalaro. So, para sa'yo, Sir Ram, sa mga ganong senaryo na they are buying not to play, they are buying it to sell it. So, para sa'yo, what are your thoughts about that? I think may pros and cons din kasi. I think the only pros that I can think of is parang pag nagre-resell sila, mas nakakapag-introduce sila ng toy line na hindi available doon sa market, doon sa area nila eh. No, like for example, SIC na lang, no? May kilala ako, collector siya ng SIC. But at the same time, hindi niya talaga in-open sa box, no? So, ending, kapag talagang nabolo ko siya, bilhin niyo para laruan niya natin. Binibenta niya sa akin. So, parang win-win na sa akin. Kasi, ipa yung sa nating binapag-usapan sa SIC, no? Yung bihira lang kasi makakita talaga ng nagmamarket ang SIC dito, eh. Kasi talagang hindi naman din talaga mabenta. I mean, ang tagal bago mabenta, ganyan-ganyan. At iilan lang talaga tayo na ano, kaya pag medyo may bagong hole sa grupo nga natin, mapapansin natin, lahat tayo excited eh. Dahil, galing Japan yan, fresh na fresh, ganyan-ganyan. O galing Mandarake, ganyan-ganyan. No? I think that's one of the pros of having a reseller, no? Malas mo lang siguro, I think one is if the reseller talaga, they are taking advantage of the availability to profit. Ibig sabihin, parang dodoblehin niya yung presyo, no? Nakakasira din daw ata yan sa community, no? Yun lang. Tsaka yung mga tao na talagang gustong magkaroon ng action figure sa bubuksan nila, minsan, yun yan, nananakawan sila ng ganong moment because, yun yan, may mga reseller na bibili, tapos ikikip lang sa collection nila na nakabox, ganyan and all that. So, yun. I think that's one of the downside din of waiting. So, if you're gonna wait, either mauubusan ka or bibili ka ng mas mahal. So, either way, no, kung talagang, ano, kung hindi talaga kaya ng budget, wag mo na lang talagang pilitin. I think that's the something that we really need to consider na lang din. At least so, for speaking of, speaking of box and the MISB, yung mga MISB and the Minton card. So, para sa'yo, sir, etong scenario na to, alin na mas pipiliin mo? For example, sa pagkasira ng laruan. About sa pagkasira ng laruan to. Para sa iyo ba, alin na mas worth it? Nasira ang laruan dahil nilaro mo siya or nasira yung laruan doon sa loob ng box nang hindi mo siya binuksan kahit kailan? Ayan, medyo mahirapan ako sagutin niya kasi parehas ako eh. I have action figures that I've kept in the box since I bought it, no. There are also action figures, a lot of action figures na binili ko for you know, display piece talaga. Kailangan ko talaga buksan for photography, para ma-enjoy ko, para ma-review ko. Pero yun nga, may mga action figures din na binili ako sa packaging na bubuksan ko kapag na-stress na ako sa trabaho, eh, ganun. Parang may ganun ako action figures dito somewhere, nakatago eh. Kinikip ko lang siya. Para tapos bubuksan ko lang siya pag kuyari na-stress ako sa work. Buksan ko siya, tapos good na ako for 1 month. Parang gano'n, may gano'ng feeling kasi minsan pag nagbubukas ka ng action figure from the package, talaga wawarakin mo talaga. No, parang wala kang pakialam sa cartridge, wala kang pakialam sa ano, basta mabuksan mo lang siya, maamoy mo siya, okay na. Parang may gano'n ako eh. Nakita mo naman sa shelf ko kanina, may mga naka-packaging pa. So either way, may mga collector talaga na mahilig sa mint in packaging. I think wala na tayong magagawa doon sa mga bagay na hindi na natin kontrolado. So
So kung ano na lang, respeto na lang din talaga. We cannot have it our own way all the time, you know. We cannot have all collectors be out of the box collectors, eh. No, if it gets broken, then it's up to them. I think somehow na-consider din naman nila siguro 'yan, eh, kaya nila kinip sa box do. Na the same din siguro yung iba ayaw din masiraan, kaya ayaw din nila buksan sa box. Kanya-kanya lang talaga 'yan, eh. Pero I think kailangan lang talaga natin respeto nila. Yan. So, yun nga, since na pag-usapan namin yung no holds barred conversation sa mga nanonood, just to clarify to all of you guys, this is just only for his opinion namin ito. So, at the end of the day, if you don't like my opinion or if you like it, it's your choice on how we're going to handle this conversation na ginawa namin dito sa usapang hobby na to. And I hope na ang magiging conclusion natin sa lahat ng negatibong nangyayari sa buhay natin, we can make all things positive. Hanggang sa ma-enjoy na natin yung buhay natin as a hobbyist or as a collector. So, since nabanggit ko na yung or naitanong ko na si about sa No Holds Barred conversation, ito inihintay ito ni Sir Mark Evan Lumbang ng Kamen Rider Collectors Pampanga. So, Sir, in the future, Sir, na ikaw ay ma-invite sa issue ng 2022 na release ng Toku Underground Magazine at ikaw ay ma-invite, are you going to grab the opportunity to be a part of the magazine? Oo naman. I think maging honor sa akin yan kasi parang ganit yung feeling ko ngayon, eh. Parang I've been away for so long. All of a sudden, bigla ka nag-PM sa akin, so parang, ay, wow. Okay, so hanggang ngayon, parang may meron pa rin parang mabenta pa rin ako kahit paano, eh. So ibang feeling talaga, eh lalo na ngayon na talagang wala na akong ginagawang toy photography related na, no? Yung effort ko hindi na ganoon kadalas, no. I think that would be an honor, no, to be a part of that. Actually, nung nakita ko nga yung mga gawa niyo this year, no, doon ako medyo na proud, eh, kasi na ngayon parang mas marami ng Pinoy ang nai-introduce sa Tokyo Underground na magazine, no? I think the years before that, it's not as many as what we have now. I think we are more louder than before, which is I'm very proud of sa community natin. You just need to keep doing it while you still can. And lastly, kailangan masaya tayo sa ginagawa natin. But yeah, to answer the question, yes, I would be glad to. It would be a privilege to be a part of something big. So dito sa ating podcast, sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo, syempre it's been a roller coaster ride for you, na maraming nangyari sa buhay mo and marami kang natutunan sa buhay mo as a hobbyist and as a better person. Kung dito sa podcast na to, kung meron kang pasasalamatan at mabibigyan ka ng time to thank those persons, sino yung mga taong yun na gusto mong pasalamat? Well, of course, we have some of Firestarter. We have John San Pedro. We have Jem Berodian. Yung mga tito talaga natin yan. Si Rafi Paraniban, si Cher, si Sheng Gonzalez. I think sila yung mga common people talaga na makakasalumuhan natin sa group, na they're not just gonna give you idea kung how to be just a typical collector, pero pati yung how to put life into your collection through toy photography. They're the best people that you can go for, especially Ryan Gomez. We have that. At sa mga admins ng Philippine Toy Photography Group, sila yung the best people to go for. I have been away for so long, pero as I can see, parang talagang buhay na buhay pa rin yung hobby, no? And I think even if those tito and tita retire na, I think this new generation, especially you guys, sana makontinue din yung nasimula namin before, no? Yun lang. So by any chance pa ba, sir, makikita pa ba namin possible in action ulit si Locust sa Facebook or sa YouTube? The plan is, kasi parang ngayon nakafocus ako sa pag-settle down, no?
Plano ko sana paggawa na yung bahay. Kung ano man yung madala kong mga laruan doon, I think I can start again. Kasi ngayon, hindi talaga makafocus eh. Nawala yung mood ko to do it. No, which is something that you also need to consider when you're doing toy photography. Kailangan andun yung mood mo eh. Yung mood mo, yung creativity mo, kailangan in sync eh. Otherwise, talagang you're not gonna able to develop a picture na talagang inimagine mo sa isip mo eh. Yun. So that is something that I don't have right now. Pero eventually, yeah, siguro, I always consider it naman eh. Hindi naman nawala yung pagiging collector ko din. Hindi lang talaga ganun ka-hype as tulad ng dati. Tsaka kaya ako natanong yan, sir, kasi kahit na ilang taon mo na nakalipas, hindi ka naman nakalimutan ng mga toko collectors eh. Oo, like, maraming salamat. Kay Sir Berhel Sinyo, kay Sir Mark Evan Lumbang, sa mga ibang toko collectors na talagang isa ka sa mga naging inspirasyon sa kanila. And kung titignan natin sa mga social media, they are providing photos like Sir kay Sir Berhel Sinyo, yung mga photography niya sa SIC, kay Sir Mark Evan Lumbang ng SH Figures. We have seen the innovation of the hobby that they are executing very well and they're trying their best to promote the hobby for the community. So para sa iyo, Sir Ram, sa mga bagong henerasyon na papasok sa hobby, sa larangan ng photography, sa pagkokolekta, at bilang isang kolektor, ano ang maipapayo mo sa kanila on their way or moving forward to their collections? I think number one, budget. Kasi hindi ka rin magiging happy kapag you will end up selling your toys. So, sa kailangan budget. You have the budget for it. Kung wala, wag yung ipilit, you can still wait, no? enjoyin mo lang, tsaka enjoyin mo lang talaga yung ginagawa mo, no? Kailangan ikaw mismo nag-enjoy ka sa ginagawa mo, hindi bibilin mo para ipa-enjoy sa ibang tao, no? Secondly, kailangan ituloy niyo lang, wag kayo mahiya mag-post, no? Kung sa tingin niyo na hindi naman kayo nakakaano sa ibang tao, nakakasakit sa ibang tao, share lang kayo ng share. Share lang ng share. Kasi doon naman din nagsimula yun eh. Nag-share lang kami ng photo. Nagbibigay lang kami ng introduction kung ano yung sinishare namin. Hanggang sa yun, nakalasin kami ng mga kabataan katulad nyo. No? So yun na, tuloy-tuloy lang. Enjoy lang. Kailangan happy lang kayo lagi. Ganyan, magtulungan na rin kayo kung may hindi kayo alam na kung saan kayo makakakuha ng makamura o kung saan kayo makakakuha ng mga produkto na kailangan nyo, no? Magtulungan lang kayo, enjoy nyo lang, no? At huwag na kayong tumigil hanggat sa tingin nyo eh, enough na. Kung nakakapag-settle na kayo, nakapag medyo peaceful na yung collection nyo, then we can stop na, no? Okay. So, to wrap up this podcast, sino yung mga gusto nyo pang i-shoutouts or meron po ba kayong gustong i-promote sa inyong page or sa inyong YouTube channel? Take it away. Yan, buhay pa rin naman yung YouTube channel ko. So, please subscribe. You can still check me out on Instagram. My Instagram is already there on my page in Facebook. Codename Locust. And hi sa Philippine Toy Photography group. Yan, keep growing guys. Nakikita ko ang dami ng mga talented people, no? Ang daming mga bagong na-introduce ng mga tao sa toy photography. Gumagawa na sila ng high-end editing, at the same time may gumagawa pa rin ng mga tangible. So napakagandang fusion. Of course, hi sa mag-ina ko, si Sharina tsaka si Kersey. ayun, kay John San Pedro. Yeah. And lastly, maraming salamat uli sa pag-invite mo sa akin dito. Napakalaking bagay. Salamat ng marami. So, isa na namang bagong kabanata ang natapos dito sa ating podcast. And I hope na aming napag-usapan dito ni Sir Ram Morales is magamit nyo ang kaalaman na aming naibahagi sa inyo sa inyong hobby needs. Kaya to end this podcast, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Verge Kevin Umali. And also, you can follow my Facebook page, Silverge Toys and Gantla Family.
para maging updated kayo sa mga upcoming kong toys or Gunpla reviews. So hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy collecting and God bless. See you next time dito sa Usapang Hobby. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Maraming salamat po. Thank you.